Ikalawang araw ng tigil pasada ng piston, pero kung may mga chuper na nag-strike, meron din namang mas piniling humabol sa pagsali sa kooperatiba na ngayong araw ng deadline. At live mula sa LTFRB sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, kumusta at gaano karami ang humabol sa deadline ngayon? Jiggy, napuno nga ng mga miyembro ng kooperatiba at korporasyon at pati ng mga transport operators itong NCR Regional Office ng LTFRB dito sa may Fairview sa Quezon City. Dahil sa takot na baka hindi na sila makabiyahe bukas, marami nagpunta dito kaya naman bumagal ang mga proseso dito sa LTFRB. Halos magsiksikan at hindi magkanda ugaga ang maraming miyembro ng kooperatiba, korporasyon at mga jeepney operator sa opisina ng LTFRB. Lahat sila umaasang makakahabol pa sa itinakdang deadline o huling araw ng LTFRB para makapag-consolidate o maging parte ng kooperatiba o korporasyon. Kung hindi makakapag-consolidate ang mga chuper at operator, ituturing na silang kolorum simula bukas. Ang jeepney operator na si Felipe Tagalugit, bumiyahin ng malayo mula Alabang hanggang Fairview para makaabot sa deadline. Nagka-problema raw ang kanyang papel, kaya umaasa siyang maayos na rin ito ngayon para makapag-consolidate na siya. Sinasabi, hindi ka makabiyahe, bukas, mahuhulihin ka na, gano'n. Kung tunay, di wala kang magagawa. Asa na pupulutin. Si Oscar Boco, na pinuno ng korporasyong bumabiyahe sa rutang Pasig-Quiapo, maghahabol ng 7 prangkisa. Actually, ang mga ito dati, ayaw talaga. Ayaw nito sumali sa consolidation dahil naniniwala sila na hindi matutuloy. Ang hirap kasi sa atin kung kailan na isasara saka maghahabol. Dahil sa daming humahabol, bumagal ang proseso sa LTFRB. Yan ay kahit 4 na requirement lang ang hinihingi ng LTFRB. Kabilang ang petition for consolidation at photocopies ng ORCR, pruweba ng kooperatiba o korporasyon at prangkisa. Sa buong bansa, nasa 78% ng jeepney at UV Express ang consolidated na. Posible pang lumagpas yan sa 80% dahil sa dagsa ng tao ngayon. Yung attitude ng mga kababayan natin ng wait and see, yung mga ayaw mag-consolidate nung una dahil tutol sa programa, naghangad po sila na baka pwedeng extend pa ng Pangulo or pwedeng mag-issue ang Supreme Court ng temporary restraining order. As of this time, wala hong binabanggit ang Pangulo, wala pong ini-issue ang Supreme Court. Kung may nagpapakonsolidate, meron ding gustong bawiin ang pagsali sa kooperatiba. Katulad ni Grace Ombre, na may higit 3 dekada na nag-ooperate ng jeepney sa iba't ibang ruta. 3 raw sa kanyang jeepney ay consolidated na, pero gusto niya raw itong bawiin dahil hindi nakakapagbigay ng kita ang kooperatiba at korporasyong sinalihan niya. Hindi na rin niya isasama sa kooperatiba ang iba pa niyang jeepney. Bumubiyahe na rin yung kapalit ng unit ko na modernized na siya, pero wala pa rin kaming natatanggap kahit 5 na ibinibigay na kita namin. Yan ang katotohan. Real talk lang tayo, ha. Sabi ng LTFRB, isolated case ito. Sa gitna ng paghahabol ng ilang chuper at operator sa deadline, tuloy-tuloy pa rin ang tigil pasada ng grupong piston para tutulan pa rin ang PUV modernization. Kanina, nagsagawa sila ng kilos protesta sa Liwasang Bonifacio. Magtutuloy-tuloy pa ito bukas, araw ng paggawa. Pero sabi ng LTFRB, base sa kanilang monitoring, ay walang paserong naapektuhan ng tigil pasada ngayong araw. Jiggy, yung regional director dito sa NCR Regional Office ng LTFRB ay nag-desisyon na magkaroon ng cut-off na 5:30 p.m. So yung hindi nakapasok after 5:30 p.m. di na talaga sila makakapasok. Pero yung mga nandito na sa loob ay ipoproseso yung kanilang papel kahit pa umabot sila ng hanggang alas 12 ng hating gabi mamaya. At paalala rin dun sa mga hindi magko-consolidate, walang hulihan bukas. Pero kung mahuli kayo na kayo bumabiyahe kahit di kayo consolidated, hahainan kayo ng show cause order, magkakaroon ng due process. At dito malalaman kung masususpende ba ang driver's license ng nagmamaneho nito at kung dapat magbultan ng 50,000 pesos ang operator. Jiggy. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.